Yo, what's up mga kamaster? Ito muli si Master P nagbabalik para sa isang panibagong tutorial. So kung bago ka lang sa channel ko, hit like, subscribe and notification bell para hindi ka napag-iwanan sa mga tutorial ko. Today, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng cutout na customized car plate. So tara na po! So bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa Toyota Big Body Club members, lalo na sa mga kasama ko sa Team San Pablo kung saan ako admin din. Ako po nagsusupply ng mga stickers at saka t-shirt ng aming club sa aming chapter. So ito po ang ituturo ko sa inyo. Ang kailangang materials po dito ay siyempre po yung ating na-cut out na design. Tapos for backing, ang gagamitin po natin is red at saka black. Tapos kakailanganin din po natin ng ruler, cutter, hobby knife, at saka hobby knife pala ito. Tapos ito pala ay weeding tool. Tapos transfer tape, at saka po yung mismo ng paglalagyan ng ating sticker. So tara na po. Ang unang-una natin gagawin, nakalatag na yung mga ating gamit. Wi-weed muna natin ito kasi dito nakalagay yung ating design. Ang una kong wi-weed pagka ganito, yung mga nasa loob ng mga letra. Tapos nilalagyan ko siya ng rectangle. Para kapag winid nyo, pagka lalo na't malaki, hindi siya magsama-sama. Katulad po nito. Kung eto, nakikita nyo, mirror print po, mirror cut po yan. Naglalagay po tayo ng rectangle para po kahit pa konti-konting portion, mawi-weed natin siya ng isang buo. So yan po ang sinasabi ko, yung katulad ng dito sa letter B, yung nasa loob, yun po muna ang una kong wini-weed. Kakatin lang po natin yung mga sobra para po hindi aksayado sa transfer tape. Kaya kailangan po natin ng cutter at ruler. Kukunin na po muna natin itong ating transfer tape at susukatin po natin ito. Ang transfer tape po natin is Badun brand.
Kakat lang tayo ng sakto. Sa mga susunod nating mga tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng cold laminating na hindi nagkakabubbles, mapamanual o kaya using laminator. Kasi before po, yun ang ginagawa ko. Manual ang ginagawa ko, pero wala siyang bubbles. So, isi-share ko po sa inyo kung paano ko ginagawa yun. Make sure po bago nyo lapatan ng transfer tape, ito pong sticker is malinis po siya. Kailangan wala po siyang dumi para po hindi bumakat. So yan po, malinis. Gagamit po tayo ng squeegee. So, ito po ang ating squeegee. Ang ginagamit ko pong squeegee dito is yung may felt o ito pong parang tela. Pag naglalapat po ako nito, parang naglalapat din ako ng phototop. Kuha lang po muna tayo ng maliit na transfer tape na nailalabas, then po-fold po natin yung backing. Pag na-fold po natin yung backing, para po maipantay natin, gagalaw-galawin po natin. Pag nagalaw na po natin, then magsisimula na po natin i-swipe. Swipe po natin ng dahan-dahan. So, nasa transfer tape na po siya. Yan na po siya. Tapos, ilalapat na po natin ngayon siya sa plate. Ang ginagawa ko po dito, hindi ko muna tinatanggal pareho. Isang side lang po munang tatanggalin natin. Ito po para sa mga beginner, itong ituturo ko sa inyo. Kasi po ako, naglalapat po ako ng ganito kahit hindi po wet application o binabasa. Gagawin po natin, ito po. Asok po muna to natin to dito. Ito pong nilagyan natin ng transfer tape. Yan. Babasain po natin siya ng unti-unti. Ito lang po ang babasahin natin, hindi na po natin babasahin itong paglalagyan. Para po may adjust natin ng maayos. Hindi po kaagad sa didikit. So kung sa tingin nyo pong pantay na siya, since ito po yung base niya, pwede na po natin siyang ilapat. Dapat po medyo may pwersa ang paghagod. Tapos mag-ready na po kayo ng basahan kasi pupunasan po natin itong paligid. Tapos po dito, pag nag-attempt kayo at inangat nyo po itong transfer tape at basa pa po,
gamit po kayo ng blower para po matuyo siya. So ang blower po natin is may temperature. Ito po yung hangin, ito po yung temperature. Para habang humahangin siya, natutuyo. Hihilahin po natin dahan-dahan. Titingnan po natin kung may sasama pa. Dahan-dahan lang po para po magamit pa natin itong transfer tape. Tapos, once na matanggal na po natin siya ng buo, hindi po siya natin pupunasan ng basahan kasi po, may tendency yung mga himulmul ng basahan, maiwan po. Kaya po, ang gagawin natin, bablower po natin o kaya po, hihintayin natin siyang matuyo sa natural na paraan. So yung kuntuyo na po, kukunin po natin yung pula. Tapos yun naman po ang babasahin natin at ikakapit dito. So kasog po muna natin ito. Tapos ganun po ulit, angat natin ng konti. Then babasahin po natin. Para po kahit ilapat natin, maigagalaw pa rin natin. So, yan. Tapos, pagkalapat na, sa swipe na natin. So, yon. Para naman sa ilalim na portion, susukat tayo ng sticker na black. Ganito po ako magsukat, tinatandaan ko lang. Nilalagyan ko siya ng butas, tsaka ako tinatandaan. So after natin makat yung black, babasahin din natin. Bubukas ulit natin yung backing ng konti. Tsaka natin ilalapat. Tapos po, pag nailagay na natin siya, nailapat na natin siya, may sobra-sobra po. Yan. Yung sobra-sobra na yan, ika-cutter po natin. Cutter ang gagamitin natin pang cut. Gigiliran lang po natin dito. Susundan lang natin yung shape. Tapos ganun po din po dito sa kabila, gigiliran din natin. Tapos po, kakapayin nyo ng ganun. Kakapayin nyo po yung gilid kung may sobra-sobra pa. Babawasan din po natin pag may sobra-sobra.
Then iso-swipe ulit natin para lapat na lapat. After po natin ma-swipe, etong butas naman po. Pero medyo basa pa po siya. Kaya ang gagawin po natin, papatuyin po natin siya gamit ang blower. Dito na po natin gagamitin itong ating hobby knife. Susundan nyo lang po yung butas niya. Ayan po. Para po perfect ang pagka-cut sa butas niya, susundan nyo lang po. So, yun po. Tapos po, i-check na natin kung okay po ba yung ating ginawa. Ito na po yung pinaka-final output. So, ito na po ang ating ginawang cut out na ano na car plate. Ito po ay kasya sa sasakyan, standard plate size po ito eh. So mga ka-master, ito na po ang ating natapos. Kung nagustuhan nyo ang video na to, hit like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga ilalabas nating tutorial.